Hi guys, narito tayong muli sa aming munting alamanan at tingnan natin kung mayroong pagbabago. Tulad ng ayan, pechay. Kanina inulam namin yan kaya naubos ang dahon. Ayan, masarap siya, malinamnam at saka siyempre fresh dahil sariwa-sariwa dahil bagong pitas. Ito ang puno ng pandan. Alak na yan ang pandan namin. Ito naman ang kaktus. O diba, dati isa lang siya. Ngayon, dalawa na siyang magkapatong at meron pang suloy sa tagiliran. Siguro ito pagka kasi meron din doon sa kabila eh. Siguro kapag lumaki pa ng lumaki yan, sanga-sanga rin. Ito kasi yung isa eh. Yan, diba? Sanga-sanga rin siya. Pag malaki-laki na yan, hindi na yan pwede dyan sa pasong yan. Diba? Ito naman noon. Nung nakita nyo, ito lang siya. Ngayon, yun, ito na siya, ganyan na siya kalaki. Tapos, ayan, meron pa siyang sanga. Ito nga yun. Pero yun lang ang sanga niya. Doon magkakaroon na rin siya ng sanga doon. Ayan. Kaya dalami rin siya. Ayan. Daming maliliit. Ah, ito pala. Oh. Natanggalan na rin pala siya ng ano, kapraso at itinanim. Rin. Ito yung maliit. Ngayon, malaki na agad. Ano mang aming kalamansi? Ayan. Malago na siya. Napakalago na niya. Di tulad ng dati. Dati parang walang kadahon-dahon. Ngayon, malago na siya. At may mga bunga na naman siya. Tulad nito. Ayun pala. Diba? Kumpul-kumpul. Ayun. Lapit na namang mag-harvest ng kalamansi. Ang laki-laki na niya. Siya. Sana wag mahulog. Mahuhulog kasi eh. Sayang naman. Ito naman ang puno ng pandan. O diba siya dati? Isa lang. Ayun, ayun. May sulay siya. May sulay pa siya doon sa ilang ibaba. Tsaka doon sa kabila. Bukod pa doon sa itinanim, yung bukod. Dito meron din siyang sulo yun. Kanyan pala ang pandan, ano? Dumadami, lumalago. Nagkakasuloy-suloy. Parang nagsasanga-sanga rin siya. Ang pandan daw. Yan daw pandan. Kapag ininom mo araw-araw, maglaga ka ng dahon. Kahit hindi siguro maghapon, basta makainom ka lang sa isang araw ng nilagang dahon ng pandan. Yun daw mga sakit sa katawan, mababawasan. Eh, hindi pa namin ginago. Nalilimutan, syempre. Ganun ang istorya.
Ito naman yung mga kangkong. Yan, hinaharvest na rin namin yan. Kaya, yung mga natira niya, mga dilaw-dilaw, mga lumang dahon na yan. Wala na yung mga bagong suloy niya. Kasi, naharvest na. Yung mga dahon, yung mga puno ng sili na ganun kaliliit noon, yung ganyan kaliliit noon, ayan na siya ngayon. Ang lalaki na niya. Ano yan yun? Iba-ibang klase. Ayan yung ibang klase. Bilog ang dahon. Tapos yung ibang klase din. Hindi siya magkaparero. Iba siya. O, iba rin siya. Diba? Hindi sila magkakaparero. Sana yung bulaklak niya maging luma. Nahuhulog kasi. O, sayang naman. Ito yung ano. Ang dami na rin. Dati isa lang siya. Kaya pinaghiwa-hiwalay. Kaya dumami na siya. Gusto niyo makita. Papakain tayo sa asa ng panglad. Ito na yun. Mika. Gusto mo? Diba? Kinain na niya. Sarap na sarap, diba? Mamaya ubos na yan. Ito, meron pa ditong puno ng sili. Oh. At to, hindi ko na nahaharap. Dapat tatanggalin ko yung mga yan. Yun. Naalis ko yan. Tapos dapat ililipat ko na siya ng ibang paso para maging ano ulit, mabuhay na maganda. Tamang-tama sa tag-ulan. At ang pempeche na yung harvest ko kanina, may marka pa. Diba? May pakinabang. Saka masarap siya, malinam ng dahil bagong pitas. Ito hindi na rin napipitasan. Ang lago-lago na. Sobrang lago na niya. Masarap siya sa gawin sa usawan, sa lalagyan ng sibuyas at kamatis, pag may pinirito, ganyan. Yan. San Juan daw, kaya pala may paputok kasi June na nga pala ngayon. Ayan yung oregano. Ang laki na niya, oh. Ang, oh, diba? Dati ang laki niya. Ito naman yung rosemary. Sarap yan sa manok. Roast beef, pwede rin, o kaya roast chicken, isa sa hubo niya, masarap, malinam lang siya, malasa ang manok. At dito may silig pa yung bilog. At dito may silig pa. Sili. Yung kalabasa, o, oh, gumagapang na. So, kaya namin papagapangin ito. Ang ganda, eh, no? Cute. O, oh, yung sili namin na maraming magbunga. O, oh, ayan. O, oh, diba?
tinatago namin sa rep. Para hindi naman masayang, hindi masira. Kita nyo kung gano'n sa karami magpungan. Dami, no? Tinakpan ay. Ay naku, ito. Ganyan talaga yan. Kailangan tanim ulit. Hindi ko lang alam paano yan tinatanim ulit. Tingnan naman natin ito. Uy, buhay na rin siya. Oh. Tawag nila dyan ay fortune plant daw. Napulot lang yan ang anak ko. Inuwi. Dati yan limang puno. Namatay isa-isa. Buhay na rin yung ano dun, cactus. Daming dahon. At ito ang kalabasa. Dito may kalabasa pa. Ayan. Pinapagapang dito sa puno. Mataas na ang ginapangan niya. Pag namulaklak yan, masarap ipangpakbet. Diba? Ito naman ang mga okra. Yan, napipitasan na rin namin yan. Yan, katulad nito, may buong. Yan, buong. Kanina nga pumitas na ako. Sinama ko doon sa... Ay, meron pa pala doon. Sinama ko doon sa kare. Sarap naman. Dito yung aming kapitbahay ay puno ng bulaklak. Nalimutan ko yung pangalan ng bulaklak na yun. Narinig ko na yun. Dito oh, may peche pa pala. Hindi ko napansin. Mas malalaki ang dahon. Ayan, dyan ako pumitas ng okra kanina. Ito naman yung mga dragon fruit. Nasa isang lugar lang. Dapat yan hiwa-hiwalay eh. Pero ang tatabanan nila. Nung umulan, lalo silang gumanda. Naging berde. Di na nga berde yung mga yan eh. Kasi ang init ng araw. Ito may bulaklak. Parang San Francisco siya, pero hindi naman. Hindi ko alam kung anong punos mo tumubo dito. Dapat tumatanggal na. Parang is-is. Aloe vera. Marami aloe vera doon sa likod. Ilang paso yun. May papaya. May aloe vera. Ito maganda to. Nung araw to, may naparami ko iba-ibang klase sana. O
syempre, hindi nga ako dito nagtitigil. Kaya, buti nga nabuhay pa yung dalawang klase. Sama na to. Allocation. Ayan, pandang. Ang bilis niyang dumami. Ano, para siyang damo lang. Saka ang daling mabuhay. Wala pang ugat yan nung inilipat. Ito naman, ito ang malaki na. Siling labuyo. Ayan siya. Kita niya. Hindi siya pumupula. Pero napakarami niyang bulaklak, oh. Maliliit lang siya mamulaklak. Maliit lang. Sana? Sana yung bulaklak niya? Ayun. Maliit lang. Oh, ganun lang. Dadami ng dadami yan, mapupuno yung paso niyan. Pag mapuno yan, magbibiyak. Ganda raw yung sa loob ng bahay. Yung isang to, hindi ko alam bakit siya nagkaganyan. Wala. Parang niya kayo pinapakal kasi kinakalay kayo ng aso ang pinapakal. Ayan. Pinapakalay kayo niya yan. Pag wala siyang magawa, ayan. Sa doktor. This is all for now, my friends. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the button bell. Thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Thank you. Bye.